What's up mga katropa? So ngayong araw na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko dinidilute ang aking pH down at pH up. So ang gamit ko sa bilang pH down ay ang phosphoric acid 85% solution, food grade. Ang ginagamit ko naman bilang pH up ay ang baking soda. So, kakailangan na natin ng measuring cup. Ng tubig, tap water lang gamit ko. Kailangan din natin ng pH meter. Kailangan din natin ng panghalo. So, ayan. So, naglagay na ako ng tubig dito na 200 ml ng tap water. Susukatin natin ang pH ng ating tap water. Ang ating tap water ay 7.9 pH. Ayan, nasukat na natin ang ating pH. Paalala lang mga katropa, mag-ingat po tayo sa pag-didilute itong ating phosphoric acid. Dahil ito po ay matapang na uri ng asido. Kung meron po kayong gloves o meron kayong goggles, gumamit po tayo nito para po sa ating protection. So, paalala po muli, mag-ingat po tayo habang dinidilute itong phosphoric acid. Paalala po ulit, hindi po pwedeng ibuhos ang tubig sa phosphoric acid. Tandaan nyo po ulit ha, hindi pwedeng ibuhos ang tubig sa phosphoric acid. Dapat, ang phosphoric acid ang ibubuhos natin sa tubig. Dahil may chemical reaction po ito. So, paalala po ulit ha, acid to water. Yun po yung para ng pagdidilute. Acid to water, hindi po water to acid. Tandaan po natin, acid to water. So magsusukat tayo ngayon ng magsusukat na po tayo ng ating phosphoric acid. Tandaan po, ito po ay isang uri ng asido. Matapang na uri ng asido. So, ito ang ating 200 ml ng tap water. Magsusukat po ako ng phosphoric acid. Gamit ito. Pwede rin po kayo gumamit ng measuring cup. Pero siguraduhin nyo pong tuyo. Tuyong-tuyo ang ating gagamiting o panukat. Bubuhos na po natin ito. Tandaan po, dapat po tuyo. Tandaan po natin, dapat tuyo itong ating measuring cup. Kung meron po tayong dropper, pwede po tayong gumamit ng dropper. Ito po ay 15 ml ng phosphoric acid. Ibubuhos ko po ito dahan-dahan sa ating 200 ml ng tap water. So, ito po yung tap water natin. Ito ang phosphoric acid. Dahan-dahan ko po itong ibubuhos. And kung makikita nyo, yan, nag-dilute na po siya. Pagkatapos po, haluin lang po natin. Pag nagmimix po ng phosphoric acid sa tubig,
Ito po ay umiinit. Dahil sa chemical reaction. Yan, nalagyan ko na po siya ng 15 ml ng phosphoric acid. So, dadagdagan ko pa siya ng 10 ml. Mag-ingat po tayo sa pagsasalin dahil ito po ay isang uri ng asido. Pag sumobrang sukat nyo, hayaan nyo na yun. Huwag nyo na pong ibabalik ang tinanggal nating phosphoric acid sa bote niya pag natanggal nyo na. So ito ay 10 ml. Ibubuhos ko ulit dito sa ating solution. Kung malagyan ang inyong mga kamay ng phosphoric acid, hugasan agad ang inyong mga kamay gamit ang tubig at sabon. Ayan, naihalo na po natin ang 10 ml. Kung may malaki kayong measuring cup, pwede nyong i-dilute ng dahan-dahan ang 25 ml ng phosphoric acid dito sa ating 200 ml ng tap water. Pagkatapos natin i-dilute, susukatin natin ang kanyang pH reading. So sa 25 ml ng phosphoric acid at 200 ml ng tap water, makagawa tayo ng 0.9 pH na pH down. Ito yung gamit ko dati, NutriHydro pH down. Susukatin natin ang pH ng NutriHydro solution. Ayan, ito ang ating pH down ng NutriHydro. So, gamit ang pH down ng NutriHydro, susukatin natin ang pH ng NutriHydro. So, makikita natin ang pH ng ating NutriHydro pH down ay 1 pH. So kung makikita nyo, ang ating 25 ml na phosphoric acid, hinalo natin sa 200 ml na tap water, ang value niya ay 1 pH. Ang ating NutriHydro pH down, ang value niya rin ay 1 pH. Magkasing tapang na ang ating DIY pH down at ang ating NutriHydro pH down. Ngayon, gagawa naman tayo ng pH up. So, meron tayo ditong 200 ml ng tap water. Ang pH ng ating tap water ay 7.7. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng baking soda dito sa ating 200 ml ng tap water. Ayan. Haluin natin ito hanggang matunaw.
dagdagan pa natin ng isa pang another 1 teaspoon ng baking soda. Haluin natin ito hanggang sa matunaw. Kung makikita natin ang ating baking soda, pH up solution ay 8.5 pH. Ngayon, pwede na natin itong gamitin sa ating mga nutrient solution. Ang pH up at pH down. Dahil mataas ang pH ng tubig namin dito, kaya kadalasan ginagamit ko lang ay ang pH down. So yan mga katropa, nakagawa na tayo ng DIY pH up at pH down. Pwede nyo na itong ilagay sa inyong mga malilinis na container para pagkailangan ninyo ay meron kayong maggamit. At itabi nyo na ang inyong phosphoric acid sa cool dry place. Huwag po sana sisikatan ng araw. Ganun din po ang ating mga DIY pH up and down. Lagay nyo po sa plastic container at itabi sa cool dry place.